kami nandito pa, hindi hindi mawawala ang tunay na nagsimula. Hindi hindi mawawala ang tunay na nagsimula. Totoo yun, mga utol, dahil Excuse me. Kasi hanggang ngayon, yung mga track nila ay pinapakinggan ko pa rin. So hindi na mawawala yung mga yan. At hindi lang ako, sigurado ako, hindi lang ako yung nakikinig ng mga track nila hanggang ngayon. So hindi na mawawala ang mga tunay na nagsimula, kahit ano pa yan. Eto mga utol, ano muna tayo, throwback muna ulit tayo, di ba? Para masaya. Eto, na-excite talaga ako rito. Ito yung mula sa album ni Denmark, yung Blind Rhyme album ni Denmark. Kasama to Baknthaday, no? Na kung hindi nyo po kilala si Sir Denmark, eh, isa sa pinaka, teka lang. Parang namang lalabo yung mata ko na. Isa sa pinaka na unang rapper sa Pilipinas. Kasabayan niya po halos si Kuya Andrew at si Micheal V. Parang ganon. So, naglabas po siya ng track dati na Luning Ning. Si Luning Ning. Yan po yung naging single ni Kuya Denmark dati. Tapos eto, album na to eh, 2004 sa Blind Rhyme album. No? Yun. Baknthaday. At ang kagandahan dito, kaya ako excited. At eto yung isa sa pinakapaborito kong track doon sa album. Eh dahil kasama niya dito si Bitoy, si Micheal V at si Francis M. O mas kilala nating si Kiko. Oh, game na. Pakinggan na natin. Excited na akong ihatid to sa inyo. Game! We rock the MIC, cause that's what we do best. From the north to the south, to the east, to the west. We the real MCs when we step on stage. We used to rock the house, Baknthaday. We rock the MIC, cause that's what we do best. From the north to the south, to the east, to the west. We the real MCs when we step on stage. We still rockin' it. Laos na raw, matanda na raw. Hindi na raw uso ang mga pasigaw-sigaw. Kasi nga, old school, hindi na raw cool. Pag bumirit ng tulak, inakampos nangangasol ang mukha. Lampa laging, nadadapa laging, nangangapa, hindi makahinga. Kasi tumataba o siya, sige na nga. Basta alam ko lang, kami pa rin ang nauna. Basta alam ko lang, kami pa rin ang nauna, no? Diba? Laos na raw, matanda na raw. Hindi na raw uso ang mga pasigaw-sigaw. Diba? Kasi nga old school. Ayop, no? Basta alam ko lang, kami para na nauna. Yun lang ang masasabi ni Bitoy, no? Diba? Ang galing ng... At hanggang ngayon, tol, ha? Hanggang ngayon, mga utol, relevant yung sinasabi ni Bitoy dito sa track na to. Yun ang gusto ko dyan, eh. Diba? Matanda na raw. Hindi na raw uso ang mga pasigaw-sigaw kasi nga old school. Hindi na raw cool. Pag bumirit ng tula, nangangasol ang mukha. Parang ganon, di ba? Basta alam ko lang, kami pa rin ang nauna. Yun lang sinasabi ni Bitoy na doon pa lang, finish na. Parang ganon, tuloy natin. Katulad nyo, hindi ko na pinapatulan. Kahit na alam ko, lagi nyo akong inakatulan. Eh ano kong matanda na, eh ano kong mataba na. Talagang lumalaki dahil marami na akong pera. Di katulad ng iba na magaling sa salita. Pero hanggang doon na lang, wala na pag nagagawa. Hindi na nga ako nagra-rap, pero huwag nyo akong ismulin. Kasi pangalan ko, Micheal V pa rin. Di na nga ako nagra-rap, pero wag nyo akong ismulin. Kasi pangalan ko, Micheal V pa rin, di ba? Mga katulad nyo, hindi ko na pinapatulan. Kahit na alam kong lagi nyo akong hinahatulan. Diba? E ano kung matanda na, e ano kung mataba na, sadyang lumalaki dahil marami na akong pera, di ba? Tapos nang tapos, bawat salita ni Bitoy, di ba? Sobrang real talk. Yan talaga, literal, real talk. Mga utol, kaya sobrang nakaka-enjoy talaga nin sila. Ano masasabi mo kay Bitoy, kay Micheal V, na hanggang ngayon ay nandyan sa industriya na yun. Basta ang sinasabi niya, hindi na ako nagra-rap, pero wag niyo ko ismulin. Kasi ang pangalan ko, Micheal V pa rin. Tuloy na natin. The MIC, cause that's what we do best. From the north to the south, to the east, to the west. We the real MCs when we step on stage. We used to rock the house, Baknthaday. We rock the MIC, cause that's what we do best. From the north to the south, to the east, to the west. We the real MCs when we step on stage. Still rocking it to this very day. We are the real MC when we step on stage, no? We used to rock the house back in the day. Ang sinasabi niya. And up to today, no? Up to this point, we still rocking the house. Parang ganun, no? At dito sa track na to, para matututo ka, respeto, eh, no? Sa mga luma o mga nauna sa atin, luma, eh, no? Mali yung termino, no?
Iba talaga yung ano eh, no, pag sinabi mo. Pero ang sinasabi ko rito, dito ay matututo ang respeto sa mga nauna sa atin dahil etong mga to ay mga icon ng Philippine hip-hop, no, ng Philippine rap. Yun, tuloy na natin. Masamang balikan na natin nakaraan para makarating tayo sa ating paroroonan. Na sino man ang di marunong lumingon, buhay na sariling lupa doon ibabaon. Pagdating di mo naman mapipigil ang paggulong ng panahon. Istilo mo bumubulong, dapat sa'yo nakakahon. Nakalutang sa malawak na karagatan. Kung wala ka dito, wala ka karapatan. Huwag ka magtaka kung ba't kami nandito pa. Hindi mawawala at tunay na nagsimula. Hindi mawawala ang tunay na nagsimula. Totoo yun mga utol, dahil Excuse me. Kasi hanggang ngayon, yung mga track nila ay pinapakinggan ko pa rin. So, hindi na mawawala yung mga yan. At hindi lang ako, sigurado ako, hindi lang ako yung nakikinig ng mga track nila hanggang ngayon. So, hindi na mawawala ang mga tunay na nagsimula. Kahit ano pa yan. You better than me, tignan natin. Pagkatapos ko sa'yo, ikay pupuligatin. O kung sinatanga, wala matitira. Mga bobong rapper, sa tiyan ko nakatira. Denmark! Mga bobong rapper, sa tiyan ko nakatira. Parang pinagkakain niya na. Ubus na yung mga bobong rapper. Pinagkakain na ni Sir Denmark. Tuloy na natin. Di maantala kung nga ako'y baril at mga lilig ko ang bala. We rock the MIC, cause that's what we do best. From the north to the south, to the east, to the west. We the real MCs when we step on stage. We used to rock the house back in the day. We rock the MIC, cause that's what we do best. From the north to the south, to the east, to the west. We the real MCs when we step on stage. Make money, make money, it's time to get paid, no? We rock the MIC, di ba? When we step on stage, di ba? Back in the day, pero hanggang ngayon daw, sabi doon sa, according sa track, no? Kayo pa rin namin yan, parang gano'n, no? Tangina, no? Talaga sa totoo lang, mga utol, no? Bibihira itong mga ganitong pagkakataon na yung mga icon o yung mga nauna sa atin ay magkakasama-sama si isang track. Ngayon pa nawala na si Kiko, 'di ba? Parang hindi na mauulit 'to. Kaya swerte yung mga artist, yung mga rapper na nakakolab si Sir Francis M. Sobra, isa 'yun sa mga kung naiinggit man ako, 'yun lang ang kinaiinggitan ko kasi pangarap ko 'yun na hindi na matutupad, alam ko. Parang ganoon, pero 'di ba? Kaya hindi na mauulit 'tong mga istorya na 'to, yung mga gantong collaboration, 'di ba, mga utol? Kaya solid talaga pati yung, wala talaga akong masabi. Tuloy na natin. May break po. Scratching. Bawat bigkas, bawat bitaw, ang mga tao'y napapasayaw. Humihiyaw at napapasigaw. Napapanganga kapag hawak ko na ang mikropono. Mic check, 1, 2. Napapahiyaw, no? Bawat bigkas, bawat bitaw. Napapahiyaw, napapanganga, napapahanga yung mga taong nanonood sa kanya, no? Tuwing hawak siya ng mikropono. Ganon si Kiko, yung appeal ni Kiko sa tao, especially pag live po siya, sobrang solid. Tuloy na natin. Jump if you want to, I'm doing this old school. Sino gusto sumakay kasama namin? Halina sumabay at kayong lahat ay dadalhin sa paraiso sa loob ng 4 na minuto. Ang may dalang problema, pinagbabawal dito. Sa paraiso, dadalhin namin kayo sa paraiso sa loob ng 4 na minuto, at ang mga may problema, pinagbabawal dito. Baga, all goods. Si Kiko talaga, ano, grabing influensya sa akin itong tao na to. Sobra. Ini talaga, one of the biggest reason bakit ako naging rapper, Francis M. No? So, yun. Yung pag-idolo mo, rest in peace, Kiko. Isang tabi ang mga paggahe, wala nang jahe-jahe. Halina't sumayaw at makisali. Iwanan ng problema, huwag isipin na naisip mong malinis ang isipan. At di mo kakailanganin ng mga tirang alanganin. Alang-alang sa mga katang inawit. Sinatang isinagbe, pinagkabit-kabit. Ay, na grabe yung ano, nag-ano siya, no? Si Gigo, yung klase ng bitaw niya, tawag dati talaga niyan ng twist before. Before pa natin malaman na double time, no? Pero talagang ginagawa na ni Francis M yan, yung tongue twisting, no? Tongue twister yan si Kiko. Sa kanya ko una narinig rin talaga yan, no? Yung klase ng bigkas niya, di ba? Minsan mabilis, tapos minsan saktuhan na yung bagsakan, pero sa kanya ko talaga unang narinig yan. Wala akong ibang narinig sa ibang bansa, kasi hindi naman ako gaano dati na nakikinig ng mga foreign artist, no? Until ano na lang, siguro mga late 90s na ako nakinig ng foreign artist, pero dati talaga puro Pinoy yung pinapakinggan ko. So
Sa kanya ko una narinig yung Tongue Twist. Pero other than that, wala pang rapper na nauna pa sa kanya na napakinggan ko ng mabilis na pagbigkas ng rap. Parang ganon yung mga utol. Tuloy na natin. Daway lang ang pandikit. We rock the MIC, the Sesco, we do best. From the north to the south, to the east, to the west. We the real MCs when we step on stage. We used to rock the house, back in the day. We rock the MIC, the Sesco, we do best. From the north to the south, to the east, to the west. We the real MCs when we step on stage. All fake MCs are gonna get slayed. Oh, fake MCs are gonna get slayed. Ay na, ano? Paiba-iba pala yung dulo niya. Ngayon ko lang na po na, mga utol. Sa totoo lang, tuloy natin. MIC, cause that's what we do best. From the north to the south, to the east, to the west. We the real MCs when we step on stage. We used to rock the house back in the day. We rock the MIC, cause that's what we do best. From the north to the south, to the east, to the west. We the real MCs when we step on stage. Wanna be MCs, get blown away. Wanna be MCs, get blown away, no? Yun. At yun po ang Back in the Day by Denmark featuring Micheal V and Francis M. Tangin na sobrang solid. Ito yung mga ginto na to eh. Sa totoo lang, yung mga gantong track, ito yung ginto na. Ito yung dapat itinatago na ng mga ano. Pero swerte pa rin natin at marami ng mga digital ano, parang digital platforms na pwede natin mapakinggan tong mga to. Eh pero kung wala pa eh, sigurado yung mga nagkolekta eh, nagko-kolekta pa rin ngayon, no, ng mga track na to eh, kasi di ba wala na tayong maririnig na ganto dahil wala na si Ego, no, rest in peace. Sa totoo lang, isa na to sa mga ginto ng na ito, isa na tong track na to ay isa na sa mga kayamanan ng Philippine hip hop, di ba? Yun, mga utol, basta lahat ng mga track na halos na kasama si Francis M at ang mga tracks niya, yun sigurado mga ginto na yun, mga utol, mga alaala na lang yun, di ba? At yun, yun talaga pinakatawagan doon, mga ginto na yung mga yan, mga yung mga tracks na nandyan si Francis M, di ba? Parang hindi na yan mababayaran, no? Yun, kahit ano pa man. Ayun, hanggang doon lang muna ulit, mga utol. Sana'y nag-enjoy kayo kasama ko, kasi ako'y nag-enjoy talaga na balikan yung mga kantang kagaya nito, no, Back in the Day. At asahan nyo ako'y magbubungkal pa ng mga kung ano-ano na pwede nating marinig o maihain sa inyo, ma-review man lang natin. Yun, mga utol, marami salamat. On behalf of The Real South Pride Production, ako muli si Target. Palagi kayong mag-iingat at nagpapasalamat ako sa inyo ng lubusan. Palaging mag-iingat at saludo po sa inyong lahat.